ito ang pinakita ng magkapatid na sina Basti J. Ano naman kaya ang sakripisyong gustong gawin ni Jay para sa kanyang kapatid? Let's all watch this. Sa kanilang naging laban kung saan nakuha ni Jay ang immunity mula sa nominasyon, mas nakita ang pagmamahal niya para sa kapatid na si Basti. Mahirap po kasi sa isang kapatid na panganay makita at umiiyak ang kanyang munsong kapatid. Sobrang mahal ko ang kapatid ko. Walang makakapigil sa akin po na protektahan ng aking kapatid. At sa pakikipag-usap sa Kupi Duo, muling na ipahayag ni Jay ang sakripisyo na kayang gawin para sa kapatid. Pagdating sa pamilya, kahit masaktan ka, okay lang. Okay lang sa akin. Kahit anong mangyari, okay lang kapatid ko. I'm ready to sacrifice myself para lang manatili siya dito. At sa kanyang pagiging nominado, naging karamay ni Basti ang kanyang Kuya Jay. Sana matili pa rin ako dito. Namiss ko lahat ng to. Sana hindi. Natatakot po ang kapatid ko kung anong pong mangyari. Nasasaktan ako dahil ganun siya, malungkot. Pinagdadasalan mo ako tuwing gabi. Okay. Pero siyempre, hindi ko po alam kung anong pwede kong gawin bilang kuya. Masalat kuya. Masay. First time po nang nasaktan kapatid ko, middle school siya at nabully po siya. That time, maliit pa po ako. Wala ko pong pwedeng gawin para protektahan ng kapatid ko. Tinulak po siya kasi. After that talaga, nagsimula na talaga maging overprotective. Gusto ko talaga yung pakita, you deserve the best talaga, Basti. Sana ako na lang natalo. Sana bigay ang immunity ko sa kanya. Mahal na mahal kong kapatid ko. Gugustuhin ko pang sacrifice ang sarili ko kaysa mawala siya. Sobrang sakit po, kuya. Sobra. Tiniis ko talaga sa loob, sa bahay niyo. Na huwag umiyak, kuya. Gusto ko talaga pumasok dito sa loob at sabihin sa inyo. Gusto ko makipagpalit sa kapatid ko. Ayoko pa umalis siya dito, kuya. Okay lang ako. Basta wag siya. Ibig mong sabihin ay handa kang magsakripisyo ng iyong pangarap. Basta lang matupad niya talagang pangarap niya. But deserve niya talaga to, kuya. Hindi ako. Mas deserve niya ito, kuya. Ganun ka ba kadesidido na gawin talaga ito? Yes po, kuya. I'm willing to sacrifice myself para sa kapatid ko, kuya. Dahil nga si Jay ang ikatlong housemate na napiling matulungan ng Kupi Duo, ibinatawag sila ni kuya para dito. Kupi Duo, oras na para ipagkaloob sa pangatlong tao na makatulong kayo upang makahilom ng mga puso na heartbroken. Jay, para sa paghilom ng iyong puso, ikaw ay may pagdadaanan task. Ngunit hindi lang ikaw mag-isa, nandyan si Seham, pati na rin ang isa pang housemate na tutulong sa'yo. Dahil sa naging desisyon ng community, si Isabel ang isa pang housemate na makakatulong ni Jay sa hamon na haharapin. Isabel, ipinatawag ka dito dahil meron kang isang mahalagang bahagi upang matulungan ang isang housemate. Kunin ang task letter at basahin ito ng malakas. Housemates, para mabuo ang puso ni Jay, kailangan niyong bumuo ng isang imahe gamit ang giant cards. Para sa pagsisimula ng task, dadaan muna sila sa isang memory game kung saan bubuksan nila ang card sa ibabaw ng isang table at hahanapin ang kaparehong imahe nito sa kabilang table. Kapag nahanap na ang lahat ng magkakapares na cards, dadalhin nila ito sa activity area kung saan ito ay magsisilbing puzzle pieces ng bubuoing imahe ni Jay sa isang designated area. Kapag nagawa nila ito sa loob ng isang oras, ay makukuha ni Jay ang kanyang espesyal na reward. Don't mind the time and have fun. I don't know what nakapalit is, pero have fun. That's what's important. Bago magsimula ang kanilang hamon, muli ipinatawag ni Kuya si Jay para sa mahalagang anunsyo. Itong task na kakaharapin mo, Jay, kapag napagtagumpayan mo ito, ay mayroong kang pagkakataon na isakripisyo ang iyong sarili para kay Basti. Kung sakaling siya ang lalabas ng aking bahay. Pero ito ay one-time deal lamang.
ngayong linggo mo lang ito magagamit. So, if I succeed this task, kuya, masisave ko po ang kapatid ko at ako po ang papalit sa kanya kung sakali po. Ang ibinibigay ko sa iyo, Jay, ay pagkakataon na gawin yun. Pero, ang desisyon ay kay Basti. Okay po, kuya. At nahanda na ang tatlo para sa pagsisimula ng kanilang hamon. Jay, Seham at Isabel, ang inyong hamon ay magsisimula in 3, 2, 1, go. Isabel number 23 and Seham number 9. Okay. Baba ulit. Number 2, Isabel, and number 1. Seham. Okay, Baba Isabel, number 23 po. Okay, Paris 1. Got it. Sa una po, naging madali. Baba po, Seham, itaas mo po ang number 18, Seham. Okay, Paris. But confusing pa rin eh. Hindi po ako masyado magaling mag-memorize. Number 20 at number 25, Seham. Isabel, number 20. Ay, baba po. Number 19, Isabel. Baba po. Number 18, Isabel. Oh! Baba po. Number 16, Isabel. And number 25. Oh! It's okay. 5 minutes. Number 14. Please, yan. Number 25. Okay po, Pares. Mandami pong parang parehas talaga eh. At number 7. Hindi ba pareho? Oh, baba. Number 8, Isabel. Number 16, Sam. So, nag-try po talaga mag-relax, kumalma. Hindi, huwag masyadong kabahan talaga. Number 13? Yun, Pares. Nakita ko rin mga pictures ng daddy at mami ko at ng kapatid ko nung bata pa po kami. Bumalik po lahat mga memory ko at yung pinagdaanan namin. Number 22, Seham. And number 21, Isabel. Pares. Yay. And number 22, Isabel. Number 21, Seham. Yay. Nang mahulaan na ang lahat ng pares ng cards, mabilis nang nagpunta ang tatlo sa activity area. Maaari nang tanggalin ang mga nakadikit na numbers doon sa frame. That's the back of the picture. Yeah. So we saw it from the eyes pa lang po, kuya. And we knew it was Basti right away. Because we know that Basti means so much to Kuya Jay po. Ilang sandali pa, nagsimula na si Jay sa pagbuo ng puzzle. Ang ginawa kong po strategy ay buuin muna yung mukha. Siya nga ito. Good job. Kami yung tipong nakakapatid na nagtutulungan pag may problema po. Bata pa lang po kami, yun pong tinuro sa amin ang tatay namin na walang iba magtutulungan kung hindi lang po kami magkapatid. Hindi lang magkapatid ko ang tingin ko sa kay Basti, kundi best friend talaga. Last 30 minutes. Gusto ko kasi nga laging masayang kapatid ko. Doon tumatak sa akin na panagawa ko to, I can give a chance sa kapatid ko para manatili dito sa loob ng bahay niyo, kuya. There's something missing here. No? But I think it's complete. Last 20 minutes. Talagang naging serious mood po ako, kuya. Nang makita na ang naging mali sa binubuong imahe, mabilis nang inayos ni Jay ang pagbuo sa puzzle. Wala na pong ibang pumasok sa isipan ko kung hindi buo lang talaga ang picture na yun para magawa ko to para sa kapatid ko, kuya. Last 15 minutes. Oh. Yawn. Tapos na po, kuya.
Jay, binabati kita dahil ikaw ay nagwagi sa iyong task. Congratulations!